So what is up everyone? So ngayon na lang ulit ako nakapag-upload ng aking vlog sa kadahilan ng ng recent video ko is resigned yung title. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin yun. Tuloy lang tayo sa pagbablog. So recently, nag-celebrate po ako ng 25th birthday ko and sobrang saya kasi maraming friends yung bumisita lang naman. Pero alam nyo na, wala naman pong may sakit sa amin. Halos lahat yun, hindi naman talaga ako nakapag-vlog talaga kasi parang gusto ko lang din sulitin yung time with them. Parang dati ang pinoproblema mo lang yung baon mo sa school. Pero ngayon, dahil tumatanda ka na, nakikita mo na yung mas bigger picture ng buhay. Marami akong natutunan, di ba? Lagi namang every year may na-upload akong natutunan ko kasi every year, iba't iba yung natututunan natin sa buhay and every year, nagbabago yung tingin natin sa buhay at sa mga aspeto nito. So, para sa akin, this year talagang na-emphasize sa akin yung importance ng growth. Growth talaga sa sarili na kailangan mo talagang mag-risk. Kasi kung hindi ka mag-risk, baka magsisi ka rin sa huli. Before, hesitant talaga ako na mag-invest sa sarili, sa growth. Kasi minsan, parang pagbata ka pa kasi hindi mo makita yung point ng mga bagay. Bakit ko ba gagawin to? Bakit ko ba kailangan mag-masters? Bakit ko ba kailangan mag-step up sa work ko, di ba? Pero pag tumatanda ka na kasi, mas nakikita mo yung point na, kaya pala, kasi kailangan ng growth para hindi tayo stagnant. Ayun, so number 2, importance ng rest. Ngayon 25 na ako, talagang na-emphasize din talaga sa akin na kailangan mo mag-rest. Kailangan mo hindi mapuyat, kailangan mo talagang itulog kung kinakailangan, kung kaya mong mag-nap, gawin mo kasi... Alam mo yun, talaga yung katawan natin, pag hindi niya nakaya, bibigay at bibigay siya. So, may mga times talaga sa past na todo puyat ako or parang sobrang wala akong care sa physical ko na magkakasakit, okay lang din naman. Pero nung nagka-pandemic, talagang napa-shocks, dapat talaga mag-ingat na ako. And kung kailangan ko ng rest, talagang mag-rest ako para... hindi mapahamak yung katawan ko. Alam mo yun? Kasi talagang mahal magpa-hospital. And pag nag-rest tayo, mas nagiging productive tayo sa mga ginagawa natin. And mas nabibigay natin yung best natin. Kung, alam mo yun, at peace yung utak mo, yung sarili mo, kalmado ka lang, diba? So number 3, importance ng family and friends. Alam mo yon, hindi mo na talaga kailangan i-explain yung sarili mo sa ibang tao na hindi nakakilala sa'yo. Basta nandyan yung family mo at yung mga totoo mong kaibigan na nagtitiwala talaga sa'yo. Kasi, alam mo yon, at the end of the day, kung bumagsak ka, sino ba naman ang lalapit sa'yo? Or sino ba naman yung dadamay sa'yo? Di ba yung family mo rin? And yung mga kaibigan mo, sila talaga yung... Alam mo yun, kahit hindi mo nakikita yung potential mo, nakikita nila na kaya mo. You need to choose your friends kasi they can make or break you. Minsan talagang mas naniniwala pa nga tayo sa mga kaibigan natin, di ba? Kesa sa totoo nating family. So parang dapat talaga we choose our friends kasi makikipagkaibigan ka ba dun sa mga taong gusto ka lang i-down, di ba? Siyempre gusto mo doon sa gusto kang i-uplift. At the same time, kaya kang i-rebuke sa mga mali mong ginagawa. And ngayong 25 years old na ako, before kasi talagang pag nagbe-birthday ako, naghahanda talaga ako. Ang dami kong, alam mo yun, niluluto-luto. Gusto ko marami yung tao pag birthday ko kasi parang masaya, masaya, masaya. Pero ngayon, dahil pandemic, konti lang, ganyan. Pero... mas na-appreciate ko yung mga yung mga tao na gustong i-celebrate yung buhay ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ayong ganda. Wait lang, wag mo birthday to you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday.
birthday to you! Wow! And then another thing is before ako lagi yung nagsusurprise. So talagang hindi ko inaasahan na yung mga youth namin sa church ay mag-e-effort talaga sila para mag-edit ng video and greetings para sa birthday ko. So ito yung video na yun. Happy birthday. Happy birthday, Anne. Ayan, buong mukha ko nakatapat sa camera kasi gusto ko makita yung ano, perfect face ko. Yan. Joke. Sa birthday mo ngayon, greet lang din ng happy birthday. Dahil alam ko na super blessed ka sa nangyayari ngayon sa'yo. Enjoy mo lang lahat. Dahil alam ko naman na lilipas din tayo. Lilipas talaga. No? So, ayan. No more drama. Wala na kayong masasabihin kasi alam mo naman na kung paano kami sumusuporta sa'yo all the way. Bilang mga kuya, ate mo. Pero maraming salamat for reminding us always na iisa lang tayo sa buhay pananampalataya natin. Maraming maraming salamat. And once again, live dito sa Sydney, Australia. Nagpapatrol sa'yo. Happy birthday, Anne. Happy birthday, Ate Anne. God bless you and thank you for all the things that you have done to us. Hi, Ate Anne. Happy birthday. God bless you more. Happy birthday, Ate Anne. We wish you all the best. Happy birthday, Ate Anne. Happy birthday po. Happy birthday, Ate Anne. More birthdays to come po. Sana po ka humaba pa po yung buhay niyo. Tapos, ligtas po kayo palagi. Sana po, maano na po natin yung goal natin. Magpapayan. Happy birthday, Ate Anne! So, PJ, ikaw na muna. Ate Anne, happy birthday and God bless po sa'yo and lagi kang mag-iingat. Ate Anne, salamat po sa leadership niyo po sa aming mga youth na naalala po namin yung mga sacrifices niyo po at mga enjoyment namin sa atin. So, Ate Anne, as council po, sobrang pasalamat po kami sa inyo kasi kayo po ang living inspiration. Lalo na po yung bata pa lang kayo, 15 years old, ganun po, nag-lead na kayo. Kayo po yung nagtumatatak sa puso't isipan namin na dapat po kayong tularan. And yun nga, praying na mawala na po itong COVID na to para mas marami pa tayong magawa sa church. Then yung mga program na yun, to lift up our relationship to God, pati yung relationship natin sa mga youth, mga kapwa youth. Yun, we pray for your best sa career mo, sa passion mo, Ate Aan. Thank you so much and we love you always. God bless and God bless to your family. Stay safe. Thank you po, Ate Anne. Happy birthday! Happy birthday! Happiest and blessed birthday, Rachel Anne. May the Lord bless your heart more. And the Lord sees your heart for your dedication and hard work in your ministry. And wishing you a prosperous and fruitful year ahead. Yun lang, guys. Miss you all and did you dinner rin ako. Hello. So yun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share sa video na to and sa mga susunod na video, ayan, about sa buhay tambay natin, no? Yun muna yung i-share ko sa inyo. So, sobrang excited ako mag-share ulit, guys, kasi medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload. Ayan, so tumaba na nga ako and everything, diba? So, ayun, guys. So, yun lang. And sana na-inspire kayo sa video na to. Kung gusto nyo pa ng iba pang video, don't forget to like, share, and subscribe. And comment down below kung may mga gusto kayong content na gawin ko. Yun lang, guys. Maraming salamat. Thanks for watching. And I'll see you on my next vlog. Goodbye!